Pero yan yung puso ng Bible, okay? Lalo sa New Testament, that is the heart. Yan yung pinakasentro. Ngayon sa mga datihan, umay, pero sa baguhan, that is very, very important. Okay? Doon sa verse na yon, makikita nyo yung generosity ni Lord. Okay? Wala pong Pasko kung walang Diyos na generous. Nagkaroon ng Pasko dahil merong Diyos na generous na nagbigay. Ano binigay niya? Ilang anak niya? Isa. Tapos, binigay pa. Okay? Isa na nga lang, binigay pa. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kung ikaw, iisa na lang yung meron ka, ipamimigay mo ba? Ano yung katabi mo? Isa lang meron ka. Isang slice ng pizza, isang t-shirt lang na bago, natanggap mo ngayong Pasko, ipamimigay mo pa? Tanungin mo, kailangan ng sagot. Tanungin mo katabi mo, ipamimigay mo pa kung iisa lang? Rasyon, yung isang yan, blessing sa'yo, hindi yan pabigat. Siguro kung pabigat, sige, kunin nyo na. No? Kung iisa lang, tapos talagang importante sa'yo, mahal mo, mahalaga sa'yo, ipamimigay mo? Of course not. Anong klaseng magising tong Diyos na to? Sino sa inyo, isa lang anak, taas ang kamay. Pwede bang mahingi? Ha? Hindi ko ipapako sa krus. Hihingiin ko lang para lang merong kalaro yung pusa ko. Pwede? Pamimigay nyo? Pamimigay nyo hindi? Hindi. Bakit hindi? Bakit hindi? Sabi nyo, isa lang. Okay, isa lang. Kung dalawa ba, ibibigay nyo. Okay. Kita nyo na dyan. Sa akin naman hindi yata kita. Baligtad to. Sino gusto laptop? Bago pa po ito. This year model lang. The last year pala. Okay. So when it comes to generosity, pag-uusapan natin dito, hindi lang pera. Okay? Oras, galing mo, talent mo, skills mo, and treasure mo, pera. So, time, talent, and treasure. Pag sinabi generosity, ang taong generous, hindi lang generous sa pagbibigay ng pera, pati sa oras niya, pati sa mga talents na binigay ni Lord sa kanya. So, doon umiikot ang generosity. So, balikan natin yung verse na binasa natin. There is Christmas because there is a generous God who came. Kaya may Pasko, may nagbigay. Kung walang nagbigay, walang Pasko. Kaya nga nauso tuwing Christmas yung exchange gift, yung bigayan, okay? Kasi yun yung pinaka-essence kung bakit may Christmas. So, God so loved the world that He gave. Mahal na Diyos ang mundo, binigay niya yung iisa. Ako kahit dalawa yung anak ko, hindi ko pamimigay kahit isa dun. Kayo ba? Tatlo anak niyo, pwede na pamigay. Hirap na pakainin yan. Pwede na ipamigay? Yung iba namimigay pag di na kaya eh. Pero kung kaya mo, hindi mo ipamimigay. Now, itong Diyos na to, na kayang ibigay yung isa lang. Nag-iisa lang sa Kanya, isang t-shirt mo, niregalo pa sa'yo yung Pasko, ipamimigay mo pa sa pulubi, iisang cellphone mo, dahil may kailangan, ipamimigay mo pa. Ewan ko lang kung may gagawa ng ganun. Kung meron man siguro, 1 in 1,000,000. Ngayon, kung kaya mong ibigay yung nag-iisang meron ka, sabi dito sa Romans 8:32, He that spared not His own Son, kung kaya nga niyang ibigay yung iisa niya, hindi niya kaya-kayang ibigay iba pang bagay na kailangan natin. This is a question, and what is the answer? Kung kinaya ng Diyos, ibigay yung iisa. Iisa ha? Kaya-kaya niyang ibigay yung iba. Na hindi masyadong mahalaga sa Kanya. Ano bang mas mahalaga sa Diyos? Yung anak niya? O yung mga kotse, bahay, lupa, pera?
papangasawa mo? Anong mahalaga sa kanya? Sa inyo, anong mahalaga? Bahay, lupa, trabaho, o anak? Sure? Pakita niya yan sa galaw. Pakita niya yan sa kilos araw-araw. Dahil maraming tao ganyan mag-isip, mahal ang pamilya pero walang panahon sa kanila. May tahimik. Minsan nagmamahalan tayo sa buwanga. Sa puso, hindi sa muso. Hindi sa puso, sa muso lang. So, in reality, nasa utak natin yan na mas mahalaga yung anak. Kay Lord, mas mahalaga yung anak. Pero binigay yung anak. Kung binigay yung pinakamahalaga, yung hindi mahalaga sa kanya, kaya-kaya niya ibigay? Ano yung katabi mo? Ano yung gusto mo? Ano hinihiling mo kay Lord? Matagal na, lalo ngayong Pasko. Ano hinihiling mo? Pera? Bagong damit? Bahay, lupa? Ano pa? Negosyo? Kung kaya ibigay ni Lord yung pinakamahalaga, sabi mo sa katabi mo, kaya-kaya na yan. Mas madali niyang ibigay sa'yo. Simpleng-simple yan. Okay? Ngayon, kung papansinin nyo, itong generous God na to, madali kaya sa kanya yung ginawa niya? Madali kaya maging generous? Okay, baguhin natin yung tanong. Madali bang magbigay? Sino nadadalian sa pagbibigay? Ay, by the way, wala tayo offering, no? Nag-offering na ba? Wala pa, mamaya po. Sinong nadadalian sa pagbibigay? Taas ang kamay. Kasi walang makapagtaas ang kamay. Yung pagbibigay palang hirap na, ay yung generous giving mas mahirap. Generous giving is costly. Generosity is costly. Yung pagbibigay, pwede kang magbigay na walang sakripisyo. Pwede kang magbigay na walang hirap, walang hassle. Kung sanay ka na magbigay. Doon sa mga puripot at madamot, pati pagbibigay mahirap. Pero ito, mas mahirap to. Generosity is costly. Mahal. Mahirap. This generosity demands a sacrifice. Pag sinabing generous ka sa time mo. Pag binigay mo yung time mo sa tao, sa iba, ibig sabihin sinasakripisyo mo yung time mo para sa sarili mo. Sinasakripisyo mo yung oras mo, pati yung time mo sa pamilya na babawasan. Every time you practice generosity, you do some extent. In some extent, meron kang sinasakripisyo. Oras, talent. Yung talent mo na pinagtrabahuan mo, inaral mo na maraming taon, biglang magpagamit ka kay Lord sa church tapos walang bayad. Volunteer worker ka. Hindi ba sacrifice yan? And generosity demands a sacrifice. Hindi ka matatawag na generous pag walang sakripisyong nangyayari. Amen? Nagbigay ka ng tithes, hindi sacrifice yan. Nagbigay ka ng pera konti, hindi sacrifice yan. Masasabi mo nagsakripisyo ka sa pera mo pag nasaktan yung budget mo. So, generosity is costly. Simple giving is not costly, it's not generosity. Okay? Hanggang di ka nagsasakripisyo, hindi ka generous. Tanong mo yung katabi mo, nagsakripisyo ka na ba? Sa oras mo? Sa talent mo? Sa pera mo? Eh, oras na lang, huwag na pera. Ang generosity, nakikita sa tatlong aspeto nito. Mula sa oras mo, sa talent mo, sa pera mo, handa mong itodo para kay Lord. Okay? Amen ba? Amen. Sample. Luke 21, 1-4. Pasahin nyo nga. Sige, 1, 2, 3. Okay, pati pala sa offering, nagbabantay si Jesus.
Nasubukan niya na magkaroon ng opening tapos may nagbabantay sa'yo, nakatutok yung flashlight, mag-antig mo. Oops, konti naman. Gawin kaya natin mamaya. Ushers, kunin ang mga flashlight at habang umiikot ang mga offering bag, pantayan ang mga nagbibigay. Palagay ko maraming ma-open. Pero nung si Jesus ang gumawa, try mong ma-open. Lahat na nag-offering doon sa templo, tinitingnan ni Jesus, nakabantay si Jesus. Siyempre, nandun si Jesus, pastal yung iba, paepal yung iba, pasihit yung iba, naglagay ng malalaking halaga, daming pera, naglagay ng kung ano-anong mga kayamanan doon sa templo. Nung nasa India kami, ang ino-offer doon sa templo nila, hindi lang pera, ginto. Okay, kilo-kilong ginto minsan ang nilalagay, mga alahas doon sa templo. In the Old Testament time, kahit ano pwedeng ialay sa templo, pati grain, pati kayamanan. So let's say, eto, nagbabagsakan na yung mga kayamanan nila, naglalagayan na ng mga pera nila si Jesus sa atingin. Akala nung mayayaman na to, na-impress nila si Lord sa dami ng kanilang binigay. Seemingly, kung titignan mo sa panlabas na aspatan, dami naman binigay nila. And then comes itong widow. Pag sinabi natin widow, in the context of Israel, ito yung mga babae na namatay ng asawa o wala ng asawa, tapos wala nang inaasahan na kayamanan, walang inaasahan magtatrabaho, at kadalasan pag widow, walang puwang sa lipunan. Umaasa sa bigay. Umaasa sa tulong ng iba. At kung meron mga aasahan tong mga widow na to, kagaya nung kwento sa Luke na yung babae, nahanap niya yung coins niya at nung nakita niya, nagdiwang siya. Yung parable of the lost coin. Ito yung mga naipo nila nung buhay pa yung mister nila o nung kinasal sila. Okay? So ito, itong widow na to, hindi ko alam kung saan galing itong perang binigay niya. Malamang ito yung araw ng kasal na tinago-tago niya o nung namatay yung asawa niya, ito na lang inaiwan. Okay? Sabi dito, nung nakita ni Jesus nagbibigay ng offering lahat, nakita niya itong widow na to. At itong widow na to, hindi to sosyalin. Sa panahon natin ngayon, pag widow ka, galing ka sa abroad o kaya mayaman yung napangasawa mo, eh hindi ka mukhang kawawa. Diba? Ito, anong klaseng widow? Poor. Widow na, poor pa. Okay? A poor widow, put in 2 small copper coins. 2 piraso, barya. Tumutunog pa. Samantalang ibang papel yung nilalagay, siguro dangkal-dangkal na papel, hindi na-impress si Jesus. Pero itong babae ito, nung naglaglag ng 2 coins, tumunog pa siguro. Sabi dito, truly I tell you, this poor widow has put in more than all of them. For they all contributed out of their abundance, but she, out of her poverty, put in all she had to live on. Yung iba, ang dami niyong ang binigay. Ang dami niyong oras. Ang dami niyong perang binigay. Pero mas marami pang naiwan sa inyo eh. Marami na kayong binigay. Sabi ni Jesus. Pero, yung binigay nyo, yung word na ginamit dito na abundance, ito rin yung ginamit sa John 10:10 na Jesus came to give us abundant life. The word abundant is perisos, na ibig sabihin sobra-sobra. Ang binigay nitong mga to, yung sobra-sobra lang. Dami ko ng pera eh, dami ko ng oras eh. Tambay naman ako sa baptized church, mag-baptized church. Parang sacrifice yun. Hindi generous ang tawag doon. Ang generosity, nagtatrabaho ka, may negosyo ka, nagbibigay ka pa ng time para mag-care group, para umatin ng training, yun yung generous. Itutulog mo na lang, pagod ka na, pero nandyan ka pa. Hindi mo kailangan pumunta na, pero pumunta ka pa. Hello? Wala ka ng pera. Bigay ka pa, yun ang generosity. Hindi yung naikanan dyan kasi wala ka lang magawa. Ang laki ng binibigay mo, pero mas malaki naman yung naiiwan sa'yo. Itong babaeng ito, nilagay yung 2 coins na yon, buong kayamanan niya na yan.
sukatan pala ng laki ng pagbibigay, hindi yung binitawan mo kay Lord o binigay mo, kundi yung naiwan sa'yo. Ano yung katabi mo? Gano'ng kalaki naiwan sa'yo pag nagbibigay ka? Ito, walang naiwan. Ang sukatan ni Lord, hindi yung binigay mo. Ang sukatan ni Lord, ilan yung naiwan sa'yo? Ilan yung naiwan sa'yo? Kasi kahit nagbigay ka ng 1,000,000, pero ang kinikita mo, bilyon-bilyon, ang binibigay mo kay Lord, pariya. Pero kung binigay mo kay Lord 10 piso, eh ang pera mo lang ay 15 pesos, mas generous ka sa nagbigay ng 1,000,000. Naintindihan nyo? Wala sa amount nung nirelease, na sa amount nung naiwan ang sukatan dito sa generosity. Kaya ilang oras ang binibigay mo kay Lord, kahit pagod ka na, kahit may trabaho ka pa. Oh Lord, Sunday lang yung para sa'yo. Pag Sunday, Lord, hindi naman ako nagkukulang, iyo yan eh. Hindi generosity ang tawag dyan. Minsan nga, compulsion pa yan eh. Ang tawag dyan, obligation. Ang generosity, may Sunday ka na, may Thursday ka pa, may Saturday ka pa, may care group ka pa, may training ka pa, eh may trabaho ka, may negosyo ka, may pamilya ka rin nga si kasuhin. Doon pumapasok ang generosity at bibihira yung ganun. Kaya ang sabi ni Jesus, if you want to follow me, deny yourself. Dahil ang taong hindi kayang i-deny ang self, hindi kayang maging generous. Tingnan mo yung katabi mo. Naintindihan mo na kung anong generosity. Hindi lang mapagbigay. Nasasaktan pag nagbigay. Nasasaktan pag nagtrabaho. Pwede naman hindi, pero kailangan. Ang generosity, may sakripisyo. Okay? Even when it hurts, even when, tuloy pa rin. That's generosity. Follow example. 2 Corinthians 8:1-3. Sabi ni Paul sa mga taga-Corinto, ang Corinth, ito yung center of commerce nung time nila. Ito yung syudad na mayaman. Okay? Mayaman na syudad. Yung kultura nito, talaga namang kilala. Pero, may usapan dito, previously, sa mga chapter na nauna, mayroong mga Kristiyanong naghihirap sa Jerusalem, sa Israel. Nangako itong mga taga-Corinto na mag-iipon sila every first week of the month para may padalang tulong sa mga kapatiran doon. Pero mukhang naramdaman ni Pablo, mukhang hindi tumupad sa usapan itong mga to. Kaya ginawa niya, sinabi niya, alam niyo ba, pinagmamalaki ko kayo doon sa mga taga-Macedonia. Na last year pa, ready na kayo magbigay. Kasi itong mga taga-Macedonia, hindi mayayaman. Yung mga taga-Corinto mayayaman. So ang sabi niya, we want you to know, brothers, about the grace of God that has been given among the churches of Macedonia. For in severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity. Itong mga tao sa Macedonia na tinutukoy ni Paul, ano sila? Mayaman o utak mayaman? Mayaman ba sila o utak mayaman? Mahirap sila eh, oh, pero utak mayaman. Kung magbigay, magbigay ng utak mayaman. So sabi ni Paul dito, itong mga kapatid natin sa Macedonia, itong mga church na to, they are suffering difficulties. Sabi niya, severe test of affliction. Yung word affliction, sa Greek is tripsis. Yung ibig sabihin ng tripsis, yung pinipiga, pinipressure, ni stress. Yung talagang pinipiga ka ng pangyayari, ng sitwasyon, at possible, pinipersecute sila dahil ang Macedonia, bandang Europe, Greece, palapit ng palapit ito sa Rome na mayroong emperor na galit sa Christianity. So the nearer you are to Rome, the most dangerous place you live, you will be. So, imagine mo,
Ganun yung kalagayan mo, pinipersecute ka, tapos pinipiga ka ng problema mo, ng sitwasyon, magbibigay ka pa. Pero wala na nga akong pera, dahil ko lang problema, ba't pa ako magtatides, bakit pa ako mag-offering, sobra na yan. Itong mga tao ito, sobrang testing of affliction. Pero masaya pa rin silang magbigay. Plus, extreme poverty. Pag sinabing extreme poverty, alam niyo yung word extreme? Sobrang dulo. Kung hindi sobrang galing, sobrang hindi magaling, sobrang yaman, sobrang hirap. Yung gitna, yun yung hindi extreme. Pag nag-extreme ka, todo to. Pag sinabing extreme poverty, sobrang hirap. Sobrang mahirap. Ang problema sa maraming tao, mahirap na nga kami, ba't pa kami magbibigay? Nung ako yung nag-church planting sa India, sabi ng assistant pastor ko na Indian, si Jesus Ratnam, sabi niya, Christmas party din, naalala ko, Christmas party. Sabi niya, brother, they don't have money. Ah, okay, they don't have money. Sabi ko kasi, ganito gawin natin sa Christmas party, everyone should bring food. Eh, sanay na sanay sila sa India, na pagdadating ang foreigner, tagapakain. Tagapakain. Jehovah Jireh nila ang mga foreigner doon. Then suddenly, dumating kami, Pilipino, iba yung kulturang ini-implement, hindi nakaasa. Sabi ko, if they don't have money, they bring banana. Whatever they can bring, they bring. So nagdala ng banana, nagdala ng biryani, chicken curry, to ano-ano. Nung Christmas party namin na yun, ang daming pagkain. Na-break yung kultura na mahirap sa utak. At mula noon, every time na mayroong okasyon, anniversary, Christmas party, birthday ko, naghahanda sila, hindi ako gumagastos. Pag alis ko ng India, binigyan kami ng tigil isang singsing na gold. 18 carats. Ha? At 22 pala, 18 pala yung matigas. Malambot yung pwede mo nguyain. Kaya nga hindi ko suot ngayon kasi naputol na. Ginaganon ko na yung 22 to 24 carats kasi mga gold pala nila doon. So, miyembro namin, binigyan kami, Teresa. Na utak mahirap sila nang dumating kami. Pero nung umalis kami, utak mayaman na sila. Sana ganun din kayo, no? Hello? Kahit naghihirap sila, pag naturuan silang magbigay, alam nyo, kung sino ang dapat magbigay, yung mahirap. Kasi ang taong pagbigay, lalo yung mayaman. Kung mayaman ka na, bigay ka pa ng bigay, layaman ka lalo. Eh kung ikaw mahirap, gusto mo yung mama, ano kailangan mong gawin? Simple as that. Kaya nga kung makikita nyo sa Bible, pag topic ay giving, ang konteksto laging mahirap. Yung widow, nagbigay kay Elijah, yun na lang, binigay pa. Yung babae na widow dito, yun na lang, binigay pa. Ito, taga Macedonia, bakit pa na yung mahirap ang nagbibigay? Bakit mahihirap sa Bible ang nagbibigay? Para? Yung maman. Eh ngayon, sa church, sino nagbibigay? Sino nagbibigay? Ha? Talaga lang ha? Kilala niyo sarili niyo kung nagbibigay kayo. Ang pagbibigay, number one, para sa mahihirap. Para yumaman ka. Number two, para sa mayayaman, para hindi ka maghirap. Out of extreme poverty, they have overflowed in a well of generosity. Ito ang generosity, may sakripisyo. Hirap? Hirap magbigay ng time, hirap magbigay ng treasure, hirap magbigay ng talent, pero nagbigay pa rin. Ang generosity, nagbibigay kahit nasasaktan at nahihirapan. That's generosity. Kaya kung pagbibigay mo sa paglilingkod mo sa Diyos, di ka nasasaktan, di ka nahihirapan, di ka generous. Lilikod lang ako kay Lord pag di ako mapapagod. Pag convenient sa akin. Susunod lang ako pag pabor. Pero pag mahirap na, ay hindi na yan pwede. Ibang usapan na yan. Discipleship is difficult. You need to carry your cross daily. Ang sakripisyo sa pagsunod kay Kristo, ang tawag dito, generosity. Tanong mo yung katabi mo, generous ka ba? Matira lang ang binibigay mo kay Lord. Tirang oras,
tirang panahon, tirang talent mo. Nagamit mo na kasi sa kumpanya yung talent mo. At yun, binabayaran ka ng malaki dito, hindi ka babayaran kayo. Huwag mo itodo, huwag mong galingan. Galingan mo sa trabaho kasi may sahod. Kay Lord, wala, huwag mong galingan. Tira lang yung bigay mo. Hello? Tira lang kay Lord kasi siya lang naman ang bigay ng buhay mo, ng hininga mo at hangin araw-araw, di ba? Pati trabaho mo kasama, binigay yan, pamilya mo. Tira lang kay Lord. Tama. Isingin natin, sarili natin. Everything that we have comes from God. Kung meron man tayong bibigyan ng todo, siya lang dapat. Amen. Trabaho mo, galingan mo. Pero mas galingan mo kay Lord. Dahil sa kanya lahat galingan. They gave according to their means. As I can testify, beyond. Kakayanan nila, ito lang oh. Ito lang. Uso-uso sa Pilipino, pag may piyesta, namumutang para malang may handa, ma-impress lang yung mga bisita. Pag galing na Manila, pupunta ng probinsya, dahil pa si Santa Claus. Magbalbas na lang din kayo at magsuot ng kulahang. Kahit inutang, pagdating sa probinsya, namumudmud. Pagbalik dito, walang pangbayad. If they can do that, para lang magpa-impress, magyabang sa ibang tao, itong mga taong ito, they go beyond. Ito lang yung pera nila eh. Siguro naghalungkat pa sa bahay. Ito, pwede pa natin ibenta to sa ukay-ukay o ano. Para lang makapagbigay tayo, makatulong sa mga Christians sa Jerusalem. They go beyond. Alam niyo yung mga taong, they go beyond. Ito turo ng Bible eh. Pag pinalakad ka ng 1 milya, gawin mong 2. Go extra mile. Go beyond. Inutusan si David mag-deliver ng pandesal. Pinatay si Goliath. Go beyond. Go extra mile. Ito yung nakakabilib kay Lord eh. Hindi ka ipalan. Yung doing the right thing at the right time. Ito yun eh. They go extra mile. They go beyond. Kaya kung may gagawin ka kay Lord, todo mo na. At kung pwede mo pang dagdagan, dagdagan mo pa. Amen? Naglingkod ka na rin lang eh. Umaten ka na rin lang. Sana hindi ka tulog, nakinig ka na. Amen. Nagbigay ka na rin lang. Todo mo na. Now, this generosity, you can do it to God and to man. Pwede ito sa Diyos, pwede ito sa tao. Okay? Unahin natin siyempre yung kay Lord. So kay Lord, pag naging generous tayo kay Lord, ito yung unang itsura. Sa Proverbs 3:9 hanggang 10, sabi dito, honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce. Then your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine. Sabi doon sa Old Testament context, yung lalagyan mo, sisiglan mo, lalagyan ng mga pagkain, hindi nawawalan, laging may laman. Panahon natin ngayon, bangko, rep, bulsa, wallet. Your vats will be bursting with wine. Yung lalagyan ng mga tapayan na yan, yun yung kanilang daily drink. At saka, ito yung mga pinagkakakitaan din nila. Paano daw mangyayari na hindi ka nawawala, hindi ka naubusan, hindi ka nagkukulang? Igalang mo ang Diyos by giving your wealth. And what is that wealth? Yung una mong amin. Yung una mong kinita. Dito, may mga gumagawa niyan, yung unang sahod kay Lord. Wala namang nagsabi sa kanila. Bible lang naman. At kami, hindi namin ito tinuturo frequently. Bihirang-bihira. Actually, first time ko yata ituturo ito after 2 to 3 years. First fruit sa Old Testament is for God. Ayan, masasabi niyo, Old Testament yan eh. Actually, lahat ng meron ka kay Lord. Kung ibibigay mo lahat kay Lord dyan, wala kang problema at di ka mag-give. Dahil what you sow, you reap. When you give, it shall be given back to you. The same measure that you use will be the same measure that God will use to you for you to be blessed. Kung ano sukatan mo, yung disusukatin sa'yo eh. Siksik, liglig, umaapaw. So ganito magbalik si Lord. Kaya, ang una,
na generous giving is bigay mo yung unang ani mo. Amen? Yung una, hindi yung huli. Yung kwento nung nag-aalaga ng baboy, sabi niya kay Lord, Lord, itong alaga ng baboy pag nanganak to, lalo na kapo anak nito, sa'yo isa. Sa'yo yan, Lord, bibigay ko sa'yo. Nanganak, 10, kaso namatay yung isa. Sabi niya, Lord, malas mo, namatay yung sa'yo. Kaya ako sigurong faith, di ka nag-pray. Sa dinami-dami nung baboy na meron siya, yung eh, Lord pa namatay. Sa dinami-dami ng pera mo at ginastusan mo ngayong Christmas bonus, 13th month, yung kay Lord pa ang hinali mo. Naubos na lahat, kay Lord wala. Kulang. Paano naman kay Lord huli? Bakit naman kay Lord pa yung namatay na baboy? Di ba pwede sa isa sa siyam, kay Lord yun? Hello? May kausap ba ako dito? May tinatamaan ba dyan? Pag tinamaan ko, sabihin mo, ouch. Okay, bato-bato sa langit ang tamaan. Okay, magbago. First fruit. Una kay Lord. Bago mo gastusin yung mga natanggap mo, 13 month mo, bonus mo, kung ano-ano pa, kahit sahot mo pa, unahin mo yung kay Lord. Dahil pag inuna mo si Lord, una ka rin kay Lord. Pag si Lord lagi na lang muli sa'yo, tapos kung kailan lang gugulo buhay mo, tsaka mo siya maaalala, nagawa mong bumbero si Lord eh. Tinatawagan mo lang pag may sulog. Hindi kailangan ni Lord na ganong relationship. Ang gusto ni Lord na relationship, tatay at anak. Companionship, every day. Hindi in case of emergency lang. Hello? Giving to God. Ito controversial. Gusto ko i-discuss to ngayon. Bihira ko rin itong i-discuss. Ngayon, pakinig kayo, lalo dun sa mga hindi naniniwala sa tithes. At kung meron kang kakilalang hindi naniniwala sa tithes, i-record mo ito. Ito'y para sa kanila. Sa inyo. By the way, ang tithes ay hindi generous giving. Okay? Pero basahin natin yung nakasulat. Will a man rob God? Pwede bang nakawan ng tao ang Diyos? Pag tinignan mo, teka lang, may aakit sa langit, tatanggalin yung mga perlas na pinto doon o yung gintong sahig, babakpakin ng mga magnanakaw. Parang malabo yun. So parang hirap nakawan ng Diyos. Pero ang sabi ni Malakay, yet true, God, true Malakay, yet you are robbing me. But you say, how? Paano ka namin nananakawan, Lord, in your tithes and contribution? Sa ibang translation, offering. Nananakawan niyo ako sa tithes niyo and sa offering niyo. Nasumpa kayo, you are cursed with a curse, for you are robbing me. Kaya kayo nasumpa, nagkamalas-malas sa finances kasi inanakawan niyo ako. The whole nation of you, buong Israel. Sabi ni Lord, bring the full tithe into the storehouse. Hindi na yung word full, buo. Pag sinabing buo, buo. Correct? Nasubukan niyo na magtanim ng buto ng mangga kalahati. Kalahati. Buto ng mangga, yung mga farmer na hinati niyo, tapos nung tumubo, kalahati lang din. Tapos nung namumunga, kalahati lang din. Totoo ba yung kalahati? O kaya, farmer kayo, yung bigas. Ah, mahal ang bigas na yun. Hati-hatiin natin sa gitna lahat yung bigas. Tapos, nagtanim po ako ng palay, sambales eh. Okay, nagtatago-tago noon. Alam mo ba yung pagtatanim? So, let's say, hatiin natin mga palay. Tutubo? Ang kalahating buto, hindi tumutubo. Ang tights na hindi mo, oh, hindi tumutubo. Kaya nga laging binabanggit full, buo, buo, kompleto. Mas maiging sobra, huwag kulang. Sinasabi ko sa mga anak ko, pag magbibigay kayo, hindi baling sobra, huwag kulang. Dahil hindi tumutubo ang kalahati. Hindi tumutubo ang hindi buo. Okay? So, bring the full tithes into the storehouse that there may be food in my house.
Thereby put me to test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need. Subukan niyo ko kung hindi ko ibuhos yung blessing sa inyo hanggang wala nang mapaglagyan sobra-sobrang dami ng pera mo, dami ng blessing mo, namumudbud ka na lang. Now, what is tithes? The word tithes comes from 1/10. 10%. Okay? 10% of what? Lahat ng dumating sa'yo. Kung nagtatrabaho ka, 10%. Kung estudyante ka, bawal mo 10%. Kunyari, magkano ang 10% ng 10 pesos? Piso. Okay? Magkano ang 10% ng 100? 10 pesos. Magkano ang 10% ng 1,000? 100. Magmula sa piso, 10 pesos and 100, malaki ba yan? Sinong nalalaki yan sa 100? Kung meron kang 500, pupunta ka ng McDo, Jollibee. Magkano itatest mo kay Jollibee? Pagkakain ka. 100? 500 pera mo. So kung binigay mo 100, nagtipid ka, ilang percent na yun? Ilang percent yung 100 sa 500? Ha? 500. Pera mo. Gumastos ka na 100 para kay Jollibee. So ilang percent? Ha? Mga 20%. Si Jollibee hindi tatanggap ng 10%. Walang 10% doon. Si McDo, wala. Kay Lord, 10 lang. Hindi mo pa mabigay. Kaya na tumataba si Jollibee. Hello? Makinig kayo kung hindi kayo nagtatides. Tides is not a generous giving. It's only 10. Piso lang yan sa 10. 10 lang yan sa 100. 100 lang yan sa 1,000. Barya yan, hindi yan generous giving. Ngayon, pag faithful ka sa generous, sa tithes mo, yung 100 na binigay mo, biglang magiging 1,000. Anong kahulugan nun? Dinoble ni Lord ang pera mo, naging 2,000. Kasi, 1,000 lang dati, 100 yung binibigay mo, ginawa niyang 2,000, 200 na. Eh, biglang na-bless si Lord sa'yo, natuwa. Ang pera mo ngayon, 10,000 na. Magkano na tithes? 1,000 na. Oh Lord, malaki na to ha. Laki na lang kukunin mo ha. Mga utak mahirap, tinitingnan yung laki ng ibibigay nila. Hindi yung laki nung natanggap nila. Kaya lumaki yung ibibigay mo kasi malaki na yung tinanggap mo. Hindi mo ba naisip yun? Okay, natuwa si Lord, napilitan ka. Binigay mo pa rin. Magkano sa 10,000? 1,000. Diyos ko Lord, 1,000 na yun. Natuwa si Lord. Ginawang 20. Magkano nabibigay mo? Ako Lord, ang laki na lang hinihingi mo sa akin. 2,000 na. Binigay pa rin. Sabi ni Lord, nakakatuwa ka, anak, kahit masama loob mo, nagbigay ka, 50 mil na ang tinatanggap mo ngayon. May jacket pa! Magkano ng tights? 5,000, Diyos ko, Lord. 5,000 ang hinihingi mo, Lord. Abuso ka na, ha? 5,000 ang bibigay mo pa. Malaki na yan. Marami nang mabibili yan. Pag dumaan ka sa mall, uy, pwede na isang t-shirt na lakas yung 5,000, bakit may bibigay kay Lord to? Hatingin namin, Lord. 2-5 sa'yo, 2-5 sa akin, hinati yung tights. Na-demote next month. Ang sahod niya, 50,000 ngayon, 25 na lang. Bakit? Makinig kayo. Alam dito nung iba yan, yung hindi faithful sa tithes, nawawala ng trabaho, nandidimot. Alam nyo yan. At yung faithful sa tithes, 50,000 na, faithful pa rin.
Bigay pa rin, ginawa ni Lord 100. May mga kumikita dito ng ganyan. May mga nagbibigay dito ng ganyang kalaki. Meron. Mas malaki pa dyan. Kilala namin kung sino nagbibigay ng malaki at palaki ng palaki. At nakikita namin yung buhay nila paundan ng paundan. At nakikita din namin yung indipendent sa tides kung paano silang palipat-lipat ng trabaho, nakawala ng trabaho. Babausutan. Kaya sabihin niyo, hindi. Hindi yan para sa atin. Para sa Old Testament lang yan. Okay? Isa-isa natin. Tithes is not generous giving. It's only 10%. Lumalaki lang yung tithes mo pag lumalaki yung blessing ni Lord sa'yo. Kung ayaw mo lumaki yung tithes mo, mag-pray ka, Lord, huwag mo palakihin yung blessing mo. Huwag mo lakihan sa sahod ko, hindi lalaki tithes mo. Okay? Deal. Sino gusto malaki yung tithes niya? Taas ako man. Ibig sabihin, gusto mo na malaki kita. Sinong nahihirap ang magbigay ng malaki yung tithes? Huwag na magtaas ang kamay. Ibig sabihin, ayaw mo na malaki yung kita. Okay? Be careful what you ask for. Makukuha mo yan. Tithes is not giving. Actually, tithing is not giving. Subukan mo na maghiram ng cellphone. Tapos ayaw mo isuli. Okay? Anong gagawin ng hiniraman mo ng cellphone? Mag-uusap kayo eh, ayaw mo talaga isuli. Huwag mo na tulad po. Barangay muna, di ba? Magbabarangay, dahil magpupulis. At anong kaso ikakaso mo sa kanya? Pagnanakaw, harap-harapan. Bakit ka kakasuhan ng nakaw sa cellphone na hindi sa'yo? Kasi hindi sa'yo. Ito yung cellphone pinahiram mo sa kanya, cellphone mo, tapos sinuli sa'yo, tapos inihiram niya ulit, ayaw mo nang ipahiram. Pwede ka bang kasuhan ng nakaw? Hindi. Bakit? Kasi sa'yo yun. Kaya ka lang nakakasuhan ng pagnanakaw pag kinuha mo yung hindi sa'yo. Bakit nakaw ang tawag pag hindi nagbigay ng tithes? Kasi yung 10% hindi sa atin, kay Lord. Kung yan atin, kung yan sa'yo, hindi ka makakasuhan ng nakaw. Hello? Kaya ba nakakasuhan ng nakaw? Sabi dito, paano natin nananakawan ng Diyos? By not giving the 10%. Hindi atin yan, kay Lord yan. Actually, 100 kanya. Ang inihiling lang niya sa sharing, isa. Kaso yung namatay na baboy, yun pa yung kanya. Sa dinami-dami ng baboy, yung pang-isang namatay kay Lord ba? Malas mo talaga, Panginoon? Hindi ka siguro nag-pray kanina? Ba't ganun tayo mag-isip? May siyang pagkakan eh. Yung 100% kay Lord, hiningi niya lang 10. 90 sa atin, 10 sa kanya. Lamangan ba yan? Lugi pa ba tayo ron? Yung tithes hindi atin kay Lord. Pag binigay natin yung 10%, nagsosoli lang tayo ng kanya. Pag di mo binigay, nagdanakaw ka. Kasi kinuha mo yung hindi sa'yo. Maliwanag hindi. Hindi ko kayo kinoconvince. Don't worry. It's up to you to obey or not. Okay? It's not my loss. It's not the loss of the church. It's your loss. Okay? Pangalawa. Pangatlo. Tithes is like our tax to the government of heaven. Dito sa mundong ito, sa Amerika, sa ibang bansa, malalaki tax. And they enjoy the privileges. Yung auntie ko sa New York, nung nawalan siya ng trabaho, ang tagal, binubuhay siya ng gobyerno. Binubuhay siya ng gobyerno. Yung mga tao sa Japan, actually, walang mahirap dun. Pero, dahil pati matanda na trabaho, nung nagpunta kami sa Tokyo, last year, may mga pulubi doon, bandang Shibuya. Alam niyo, may Shibuya road na yan, dahil tao. Tapos may mga pulubi doon, siguro 2 piraso. Pero nakaano ha, ang gaganda ng jacket. Ako, sabi ko doon sa guide namin, bakit may pulubi dito? Akala ko ba mayaman tong bansa ito? The government is providing for them, but they're so lazy. Sobrang tamad ng mga yan, ayaw magtrabaho. Kaya silang suplayan ng gobyerno. So pag ang taxation ng bansa, medyo malaki at maganda yung proseso, nag-i-enjoy yung citizenship nila. Okay? Yung mga infrastructure,
doon ginagamit yung tax. Tanong, nag-i-enjoy ba kayo, citizens of heaven? Sino nag-i-enjoy na may libreng hangin pagising sa umaga? Sino nag-i-enjoy na mayroong taga-gwardya sa mga anak nyo habang mamabiyahe sila at kayo? Nag-i-enjoy ba kayo doon? Na mayroong araw na sumisikat sa atin. Lalo nandun kami sa Japan, talaga namang kandalamig, jacket namin, tatlong patong. Dito, pumupunta sila, they enjoy. Yung mga taga doon sa taas, sa malalamig na area, dito nagbabakasyon sa atin. Nag-i-enjoy ba kayo sa binibigay ng Diyos sa inyo, sa atin? Nagtatax ba kayo sa Kanya? Hello? Ang tithes ay tax sa langit. At pag di ka nag-tax dito sa lupa, ang tawag doon, tax evasion. Pag sa langit di ka nag-tax, ang tawag sa'yo, oha tithes. Imagine mo, nagtatax ka sa lupa kami, ang dami namin binabayaran ng tax. May bat, may ibat, may bird, may bats, may cats. Ay, nahinabayaran ng tax. Iba pa yung sa property tax. Income tax, ITR. Kung dito, ini-enjoy natin yung binabayaran natin, kaya maumangal tayo sa pagganito, pagganyan. Alam nyo, walang lugi pag nag-tax ka sa langit. Wala. Kaya mag-tax ka na. Ngayon, ang argument is this, the arguments about tithes. Tithes is under the law. We are not under the law anymore. Yung tithes na yan, sa Leviticus lang yan, sa Deuteronomy lang yan. Mula nung dumating si Moses, in-implement yung 10% para sa templo. Hello, ang Genesis, wala pang Leviticus. Wala pang Exodus. Sa Genesis pa lang, wala pang batas. Kaya nga sabi ni Paul, sin increased when the law came. Nung wala pang batas, ang tao nagkakasala na, pero walang kategorya na ito'y kasalanan o kasalanan kasi wala pang batas. Kunyari, yung pintura, basa, hinawakan mo. Nagkasala ka ba? Sa basang pintura dyan sa karsada, hindi ka nakakasala. Pero the moment na nilagyan yan ng don't touch wet paint, anong gagawin mo? Ha? Huwag tatawid. May namatay na dito. Eh, nung may tumawid at namatay, wala namang batas, wala siyang kasalanan ginawa, pero namatay siya. Pero nung meron na nakalagay, may kasalanan siya. Wet paint, inawakan pa rin. Isa ka, mas maganda yung may bawal, eh, di ba? Wala pang batas sa Genesis. They do whatever they want. Sabi dito, nung nilusog ang Sodom at Gomorrah, natalo ng maraming kalaban, nag-rest back si Abraham, hinabol niya yung mga nag-invade sa Sodom at Gomorrah kasi nakasama si Lot yung kanyang pamangkin. So lahat ng kanyang mga tauhan naging army bigla. Hinabol nila, pagbalik, nakuha nila lahat ng mga nawala, pati yung mga tao at yung kaimanan. Sinoli niya doon sa mga sa King of Sodom. Pero pagdating dito, sinalubong siya ng King of Salem na ang pangalan ay Melchizedek. Mababasa niyo ito sa Hebrew, referring to the priesthood of Christ, na walang simula at walang wakas. Itong King of Salem or Jerusalem brought out bread and wine. He was a priest of God Most High. And he blessed him, blessed Abraham, and said, blessed be Abraham by God Most High, possessor of heaven and earth, and blessed be God Most High, who will deliver your enemies into your hand. And Abraham gave him tent. Wala to sa law. Wala pang law, may tithes na. Kaya sasabihin nyo, under Leviticus, wala pang Leviticus, wala pang priesthood, may tithes na. Paratingin nyo ito sa kanila. Pakalawa, nagstokwa ni Jacob. Kagulo silang magkapatid. Nakita si Lord doon habang siya ay natutulog na gabi. Kinabukasan, naglagay siya ng bato. Sabi niya, "This stone I have set up for a pillar shall be my God's house. And of all that you have given me, I will give a full tenth to you." Pag pinagpala mo ko, ayon sa sinabi mo, pagbalik ko sa bayan ito, aalis ako, walang dala, stick lang. Sabi niya, lahat ng mapupundan ko, lahat ng ibigay mo, bibigyan kita ng tenths. Wala pa itong Leviticus. Wala pa itong Deuteronomy. Wala pa si Moses. Wala pang Pedro. Wala pang Jesus. May tithes na.
At kung sasabihin natin, under the grace na to, wala pa si Jesus. Ano pa? Tithes is for the Old Testament people only. Sabi nila, ay, ang tithes na yan, sa Old Testament lang yan. Pagdating ni Jesus, New Testament, Old Testament. New Testament. Pero itong sabi, sabi ni Jesus, woe to you, scribes and Pharisees, New Testament. Hypocrites, you tithe mint and deal and cumin and have neglected the weightier matters of the law. Hindi nire-rebuke ni Jesus yung pagta-tithes. Okay? Tinutuloy pa rin yung tithing in the New Testament. Ang nire-rebuke ni Jesus, ang hindi siya natutuwa, ang gagaling niyong mag-tithes, pero yung mas mahalaga, hindi niyo ginagawa. Ano yung mas mahalaga? Sabi niya dito, justice, mercy, faithfulness, this you ought to have done. Ito dapat unahin niyo. Pero huwag niyong kalimutan yung iba. Ibig sabihin, okay yung magta-tithes, pero mas okay kung maawain kayo. Mas okay to yung justice, pero huwag niyong kalimutan mag-tithes without neglecting the others. Sana sa New Testament. Kaya yung argumento nila na wala, ewan po, saan nila kinuha yan? Luke 18:12. I pass twice a week. I give tithes of all that I get. New Testament. Hindi ko na binasa yun sa mga Hebrews, Book of Hebrews. Old Testament, New Testament, before the law, after the law, may tithes. Ngayon, ini-encourage ko ba kayo mag-tithes? No. Hindi ko kayo ini-encourage mag-tithes. Okay. Bakit? Kasi tithing is not generous giving. Pag nag-tithes ka, hindi ka nagiging generous. Pag nag-tithes ka, hindi ka nagbibigay. Nagsosolid ka lang. Kaya hindi ko kayo ini-encourage mag-tithes. Makala niyo, ini-encourage kayo mag-tithes mo. Ini-encourage ko kayo magbigay generously. Paano yung tsura ng generous giving? Ito. The point is this, karuntong ito ng Macedonian giving. Whoever sows sparingly, kung ikaw nagtatanim pa unti-unti, kung ikaw nagbibigay patipit-tipit, 10 lang, 5 lang, you will also reap sparingly. Tira din ang aanihin mo. Oras mo, tira. Talent mo, tira. Pera mo, tira. Binibigay kay Lord. Pag umani ka, tira-tira din. But, whosoever sows bountifully, generous giving will also reap bountifully. Ang taong generous, aani din ang generously. So, kalimutan nyo na yung tithes. Kung may problema kayo sa tithes, kalimutan nyo na. Pero, binigyan ko lang yung argument that it's still valid today. But, if you don't want to give tithes, okay, no problem. Because giving tithes is not generous giving and it's not giving at all. Clear? So, this is the right giving, generous giving. Bountifully will also reap bountifully. It's one must give as he had decided in his heart. Konti, malaki, ikaw mag-decide kung anong gusto mong ibigay. Kung gusto mo ng kuripot na pagbibigay at kuripot na pagbabalik, it's up to you. Kung tipid ka magbigay kay Lord, tipid din si Lord magbalik sa'yo. Okay? So decide ka, hindi masama loob mo. Kaya kung gusto mo ng malaking harvest, malaki itatanim mo. Nagtanim pa isang sarong palay, nag-expect ka ng 1 million ani. Patawa. Hello? Sino gusto umani ng marami? Taas ang kamay. Sige, tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, magtanim ka ng marami, ha? Dahil ang naglalagay sa bangko ng konti, tapos nagbibidro ng malaki, magnanakaw yan. Pumunta ka ng bangko, pabidro nga ng kalahating milyon. Tinignan yung bank account mo. Sir, 10,000 ang pera mo eh. Ay, hindi ba pwede mag-withdraw ng 1 million kahit 10,000 lang in-deposit? Sir, baliw ka ba? Sa langit, ganun din. Kung ano lang yung in-deposit mo, yun lang din ang pwede mong i-withdraw. Pag walang deposit, walang withdrawan. Ikukulong ano, robbery yun. Hello? Ano may katabi mo? Alam mo na. Pag walang deposit, walang withdraw. Pag maliit deposit, maliit ang withdraw. Pag malaki deposit, malaki withdraw. Ganun din sa langit. May tubo pa. May interest pa. Amen? So, sino mag-decide ng pagbibigay? Kami? Hindi, ikaw. Kung gusto lang maliit na anin, maliit ang tanim mo. Kunyari, Lord, gusto ko maliit lang tanim. Maliit lang na anin. Then, ang laki na yung bibigay mo. Sasabihin mo, anak, kita mo. Kasi maliit lang gusto mo. Di ba? Kaya gusto mo na malaki. It's up to you.
So each one must decide, not reluctantly or under compulsion. Hindi napipilitan, hindi pinressure, hindi na konsensya lang. Because God loves a cheerful giver. Gusto ni Lord yung masayang nagbibigay. So dito ko tatapusin, pagbibigay sa Diyos to, now pagbibigay sa tao. Giving to God, yun. Giving to man, sa may hirap, number one. Sabi ng Proverbs 19:17, whoever is generous to the poor lends to the Lord and he will repay for his deed. Pag ikaw tumulong sa mahihirap, may utang si Lord sa iyo. Sino ang mahihirap? Ang mahihirap yung nagsikap sa buhay pero minalas pa rin. Yung gumagawa ng diskarte pero wala pa rin. Kaya I encourage you all, pag meron tayong membro na nagbibenta-benta, bumili kayo. Huwag kayong tumawa. Okay? Kung ikaw naman nagbibenta-benta dito, galingan mo. Huwag mong dadayain. At walang pressuran na, sige na sister, bumili ka na. No? Walang pressuran. Pero kung kayo, tumulong kayo. Kasi nagsisikap na nga yung mga tao. Nung kami hirap, galing kami India, kung ano-ano binibenta namin, yung mga supporter namin, bumibili ka, hindi nila kailangan. Totoo lang. Matulungan lang kami. Kaya magtulungan tayo. Sino may hirap? Hindi yung mga namamalimos dyan sa kalsada. Hindi, minsan di talaga ako nagbibigay dyan sa kanto. Imagine mo, maghapon ka nandiyan sa kanto, mula umaga hanggang gabi. Kung meron dumaan na 1,000 na sasakyan, tingpibiso lang binigay. Magkano kinita mo? Ha? 1,000! Mas malaking pakinita sa mga taga-Makati. Hindi yan poor! Tamad yan! Amen! Hindi tinutulungan ng mga tamad, hindi tinutulungan yung totoong mahirap. Tanggalin mo yan sa kalsada, hindi papayag yan. Noong nasa India kami, merong dinala siya sa Vietnam. Ay, brother, you pray for this. Bulag, namamalimos sa bawat churches, umiikot. Sabi ko, what do you want me to pray for you? You want to be healed? Kala ko talaga, no? Gusto makakita. Sabi niya, no, I don't want to see. Why? Sabi ko, bakit ayaw mo makakita? Sabi niya, mawawalan ako ng kita pag nakakita ako. Ha? Wala nang magbibigay sa kanya ng limos. Yung mga namamalimos dyan sa labas, ayaw niya tumalis dyan kasi mas malaki ang kita nila kaysa sa'yo, hindi sila poor, they are less. If you want to help the poor, maghanap ka ng totoong mahirap. Leviticus 19:9-10, when you reap the harvest, your lunch, you shall not leave your field right up to its edge. Neither shall you gather the gleanings after your harvest, and you shall not sweep your vineyard bare, neither you shall gather the fallen grapes of your vineyard. You shall leave them for the poor, for the sojourner, and I am the Lord your God. Pati sa Leviticus, pag-aani, hindi uubusin yung ani. Pag may nalaglag, wag uulin. Para yung sa mahirap. Mahal ni Lord yung mahirap, yung totoong mahirap. Kailangan binabahaginan sila. Pag ikaw nagbigay sa mahirap, nagbibigay ka kay Lord. Amen? Alamin nyo lang kung sino yung totoong mahirap. Huwag kayong magbigay sa tamad. Kaya ngayon mga nagsisikap, nagbebenta-benta na kahit anong, tulungan nyo yun. Huwag na kayong tumawa, parang awa nyo. Tulong nyo lang sa kanya. Giving to man, to your leaders. 1 Corinthians 9:14. In the same way, the Lord commanded that those who proclaim the gospel should get their living by the gospel. Ito dapat yung batas. Kaya sa probinsya, yung mga kasama namin, pastor, wala talagang trabaho, kaso wala rin nagbibigay. Hirap. Timothy 5:17-18. Let the elders rule. Be considered worthy of double honor. Yung honor dito is honorarium. Sahod. Dobling sahod. Especially those who labor in preaching and teaching. For the scripture says, you shall not muzzle an ox when it treads out the grain. And the laborer deserves his wages. Kung ang mga ox nang tatrabaho, binubusalan ng mga madamot na boss, tatrabaho na hindi pa pinapakain. So sabi niya, hindi ito para sa kanila, para ito sa mga naglilingkod sa Diyos. Galatians 6:6, let the one who is taught the word share all good things with the one who teaches. Ikaw na tinuturuan sa care group, ng care group leader mo. Kung anong mabuti mong natanggap, bahaginan mo sila. Ngayon Pasko, ini-encourage ko kayo, i-bless niyo mga leaders niyo. Isang taong kayong pinagbisan at pinaghirapan, alam niyo, sakit ng ulo, sakit ng puso, mag-alaga ng tao. Minsan man lang sa isang taon, Christmas or birthday, bless mo yung mga leaders na. Amen? Hindi yung Christmas na, kayo pa umaasang bigyan kayo ng leader. So, ang dami leader na nagbabaksin.
Pinag-pray ka na, pinag-hirapan kay Paolo, paghirap mo hanapin, tapos pag Christmas, umaasa ka pa. Mautang naman yan, sir. Hello! Bless your leaders this Christmas. Care group leaders nyo, lalo na nakita nyo, pinaghirapan naman kayo. Lalo alam nyo, pinag-pray naman kayo. Nag-effort naman sa inyo. Bless nyo naman sila, kayong pastor. Sa dami nyong iisiping regaluhan, maliban sa pamilya nyo, isunod mo sila. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Kung may nakikita kayo dito, nabibless kayo sa kanila, you bless them. You bless them. Now, what you will get? Kung generous ka, anong mapapala mo? Dito tayo magtapos. Proverbs 11:24-25. One gives freely, yet grows all the richer. Another withholds what he should give. May nagbibigay, lalong yung mayaman. Meron namang kuripot. And only suffers one. Lalong nagkukulang. Whoever brings blessing will be enriched. And one who waters will be himself be watered. Sa Tagalog, ang taong papagbigay, lalong yung mayaman. Ang taong tikong ang palang boksingero. Isa lang ang boksingero yung mayaman, si Pacquiao lang. Ang mga boksingero sa church, hindi yung mayaman. Ang gusto ni Lord, yung mga nakaganon yung kamay. Bukas ang palad, bukas magbigay, bukas din tumanggap. Pero pag ganyan, hindi nagbibigay, hindi rin tatanggap yan. Ang taong mapagbigay, lalong yung mayaman. Ang taong tikong ang palad, lalong naghihirap. What do you want? Yumaman o maghirap? Something. Tayo-tayo, mag-o-offering tayo.